Good evening, happy Tuesday, and welcome to Lisa's Vlog. Alas 11:30 po ngayon dito, okay, 11:30 p.m. At nakadiskarte po kung paano ako makavlog sa bago kong pwesto. Tulog na po sila, kaya po tiningnan ko kung pwede po akong mag-vlog dahil namimiss ko na po kayo. Ano po ang topic natin ngayon? Nakita niyo naman, masaya-masaya po ako. Dahil nung Sunday, dumating po ako galing sa Indonesia. Bali, Indonesia, nagpasa ko. At dito po ako dumating noong December 11, okay, Cebu Pacific. At nakasama ko na po yung mga anak ko, si Mama at si mahal kong Toby. Okay, nung Sunday afternoon. At napag-room ko na rin po siya kahapon, si Toby. Ano po ang topic natin ngayon? Okay, syempre gusto ko pong i-discuss dahil po ito'y akmang-akma sa ating panahon. Ang Pasko sa Pilipinas. Okay, marami po tayong viewers ngayon sa Indonesia. Okay, so greetings po dyan sa Indonesia at salamat sa panonood nyo. Kahit hindi po nila ako masyadong naiintindihan dahil Tagalog. Alam ko po, tinatry po nilang alamin kung ano po yung sinasabi ko. So, ang diwa ng Pasko po dito sa Pilipinas, una po nung dumating ako, nakita ko po yan sa mga palamuti, katulad ng Christmas tree. Nakakita na po ako ng puting Christmas tree sa bayan, sa San Pedro City. Okay, napakaganda po. At sa mga malls, katulad din po sa Surabaya, Indonesia, ang lalaki po ng Christmas tree. At syempre, ang mga palamuti po, katulad ng Christmas lights, hindi mawawala yan. Okay, so yan po yung napapaalala sa atin ng diwa ng Pasko. Pangalawa po, yung pong ating mga ninang at ninong, abala po sila sa pamimili. O, totoo po yun. Meron pong namimili pa. At congratulations po sa inyo. Talagang every Christmas, talagang bibili sila para po sa kanilang inaanak. Yung iba naman po, naghahanda na lang po ng sobre at nagbibigay. So, ako po, yung mga inaanak ko, meron akong mga inaanak sa Nueva Ecija, ng dalaga po ako. So, hindi ko na po sila medyo nakikilala. Kasi po, after ng binyag, hindi ko na po na nakakausap. Ganun po yun. So, medyo wala po akong inaanak na medyo close sa akin. Yung iba po kasi malalayo. Tapos makikita ko na lang, oh, dalaga na. Oh, inaanak mo to, may utang ka. So, ganun po. So, ano po yung ibig kong sabihin? Sa iba po kasi, hindi naman po mahalaga talaga yung pera o yung regalo. Yung pong pagkuha nila ng ninang at ninong, bali kinikilala po talaga na ikaw yung pangalawang ina. So, kung hindi man ngayon, makabigay ng pera si ninang o makarigalo, pagdating ng panahon, yan po yung mga taong pwedeng lapitan ng bata, di ba? Kumbaga tayo yung pangalawang ina o pangalawang ama. So, ano pa po yun? Sa paliban sa pagiging abala ng mga ninang at ninong, syempre po, pinag-uusapan na rin ang mga handa. Katulad ng mga anak ko, yung dalawa kong anak na may trabaho. Sila na po ang nag-uusap kung ano po yung aming kakainin sa Noche Buena. Siyempre, exemption ako. Bisita ako. Diba? So, salamat na lang din po. Diba? Dumating na rin po yung time. Ako na lang po yung bisita. Sila na po yung abala at bahalang mag-contribute. Okay? So, yan po. Mahalaga po sa atin ang Noche Buena. Kaya po, kahit po mahirap po tayo, pinag-iipunan natin yan. Nagluluto po ang mga Pinoy ng salad. Meron tayong piniprepare na fruit salad. May mga queso de bola. May ham. Okay? Kasama po yan. At yung masasarap na ulam. At hindi ko po alam kung ano po yung masarap sa inyo. Sa akin po kasi yung mga katulad ng halimbawa mga apritada, mga minudo, mga ganun po.
embutido, yung parang namimiss ko po yan kasi hindi ko pa nakakain yan sa Indonesia. Pero sabi ko sa anak ko, kung meron pang iba, kung mga seafood, sana gano'n na lang para hindi masyadong heavy sa tiyan kasi matumataba po tayo. Okay, liban po sa paghahanda, pag po Pasko, makikita niyo po ang maraming Christmas party. Okay, katulad sa newsfeed ko, ang dami ko po nakikita ang mga batch. Okay, Christmas party, pati sa mga offices. Okay, so kitang-kita na po natin ang diwa ng Pasko. May mga party hats, mga nakasuot ng green, puti, red. Okay, any Christmas colors po talaga. Ang saya-saya, di ba? May mga gift-giving po sila. Yan po yung diwa ng Pasko. Pangsunod po sa mga napansin ko po at hindi talaga nawawala. Siyempre, dito sa Pilipinas, ang 13 month, di ba? Oh, taas ang kamay ng mga nakakuha na ng 13 month. Wala po kami niyan. Kasi po yun sa amin, binibigay po yun sa Indonesia, sa MENA, sa school namin, every June. So, umuwi po kami ng December on our own expenses at wala pa kami 13 month. Pero masaya po kami umuwi. Dito sa Pilipinas, may 13 month. Kasi po yung anak ko, shout out naman sa anak kong pangalawa, nabigyan po ako, nabahagi anak ko. Si panganay po kasi, nag-full payment po siya, syempre, ng kanyang car. So, understandable na po yun. At syempre, marami po siyang gastusin din sa groceries, sa bahay. At si bunso ko, nag-abot din po kanina ng aking konting, ano ba tawag doon? Gantimpala sa kanyang ina. Inabotan po ako. Okay, si Bunso po eh, may nakuhang allowance po yan sa gobyerno, sa San Pedro. Okay, so salamat Bunso sa mga anak ko. Kaya po yung nanay, nakatanggap na po ng pera. Hindi naman po kalaki yan. Pero masaya po tayo, di ba? Pag yung anak natin, nakikita natin na may responsibilidad sila, paano kumawak ng pera at magbahagi. Kaya po, yan po yung, sorry, kulturang Pinoy, di ba? So, ano pa? Meron ng 13 month, meron ng mga ninang at ninong, okay? Yung mga damit natin. Naghahanda po tayo ng mga kulay na masasaya nga. Katulad nga na sinabi ko, pula, puti, green, okay? Or gold, di ba? At, isa pa, siyempre, yung diwa ng Pasko po, ang importante po dyan, yung pagsasama-sama, pagsimba. Diba? Malapit na po ang simbang gabi para sa mga Katoliko. Okay? So, yun po yung importante. Mabuo mo po yun. May wish ka. Matutupad daw po. Hindi ko po alam kung makakasimba ako kasi po medyo tulugin po ako. Pag po ako natulog maaga po, mga alas 8, alas 9, hindi na po ako nagigising yan. Kaya po hindi po ko po sure. Kasi medyo po dito sa lugar namin, hindi po lahat nagsisimba. So, minsan, di ba, yung safety rin, iisipin mo rin. Although, hindi ko naman sinasabing delikado. Pero kasi po, syempre, kung wala kang kasama, mas mabuting magdasal ka na lang sa bahay. Yun po yung diwa ng Pasko, nagsisimba. At may Noche Buena po kami dito. Pag Pasko po, 24 po talaga kumakain. At nagsasama-sama at nagbibigayan na regalo. Sa amin naman, bahala na kung walang regalo, pwedeng mag-cash. Bahala na kung magkano. Wala pong amount. Bahala na po. Basta kung may matanggap, salamat. Kung wala, salamat. Mahalaga po nagkita-kita at nagbabatian ng Merry Christmas. So, yan po yun. Dito po sa atin, sa ating kultura, at sa ating relihiyon, sa Katoliko lalo na, pinagdiriwang pong Pasko dahil sa pagsilang ng ating Panginoong Heso Kristo. Okay? So, yun po yun. Napakahalaga po yun sa amin na hindi lang po siya tradisyon. Talaga pong yun po yung aming pinaniniwalaan dahil diyan po talaga po kami nabubuhay.
na may Diyos na buhay, si Panginoong Jesucristo. So good good night na po at nakablog po ako. Sana napaismile ko po kayo sa aking mga kwentong nandyan lang sa tabi-tabi at masarap balikan. A blessed night for everyone and shout out po sa Batang Sprocket ako, BOD, Sir Gonzalo, Sir Atilano, Sir Tonyo, Sir Ma'am Melka, Sir Randy Castro, and of course sa aming founder, si Ma'am Ina. Regards po, see you po bukas.